Nag-CR lang. And Calvin nasa CR po sila dalawa. Okay. So, kayo have Leo bukas, of course. Alright, again, please welcome Carl Aquino and Calvin. Calvin, please stay here. And Carl, on the other side. Okay na. Okay na po. Congratulations, everyone. Si Derek Louie. Hanggang ngayon kasi dinadigest ko pa yung napanood ko. Parang sa last part, pagod din ako. Pagod na pagod din kami habang nanon. Pagod na pagod kami kay Chloe at kay Sean. So, after watching your first Viva Max entry, Direct Louie, na ganito katindi, na parang ang layo-layo sa personality mo. Ano ang reaction mo pagkatapos mo itong mapanood? Were you satisfied? Were you still shocked? Or were you amazed or surprised? Alin doon? Or all of the above? All of the above. Nag-enjoy ako sa film. Nag-enjoy ako. Kasi first, ang ganda ng script ni Queen. Congratulations, Queen. Wala ka dito. May trangkaso. May trangkaso. Pero first time ko to, kinabahan ako nung ginagawa ko. Pero alam ko na maganda yung magiging finished product. Kasi pagkakita ko doon sa mga ididirect kong artista, sabi ko, ah, maganda ito. And ang gagaling nila, totoo naman magagaling sila. Congratulations sa inyong dalawa. Wala akong masasabi sa mga cast, kay Nailen at saka kay Brian, sa aking mga producers, hindi nila ako binabantayan sa set. Kaya kahit anong ginagawa ko, ganun gusto ko kasi may freedom ako to direct. Lalo na ito, naku, Diyos ko, nakaka-nervyos. Sabi ko nga, salamat, at least nagkaroon ako ng ganitong klaseng project. Di ba? Ako, personally, nagandahan ako, nag-enjoy ako, at laking pasasalamat ko sa Viva Max talaga, sa aking mga producers. And of course, salamat sa dalawang performances ng dalawang actors ko. Galing. Thank you. License na ba ito for you to do this kind of genre na parang hindi ka first-timer? Kasi wala kami nakikitang butas. Butas ng sex ang nakikita namin. Boobs, everything. Pero yung bilang baguhan ka sa ganitong klase ng genre, parang hindi ka panipaniwala. Ano lang to, a matter of research. So, research, panood ng ganito, alam niyo na kung ano yung pinanonood ko. So, dadaanin ko ngayon sa cinematography kung paano ko ibablock, kung paano ko ipapresent sa inyo. So, after watching those, yung mga researches ko na very, very sensitive. So, tinaan ko sa editing, tinaan ko kung basta. At ang music, ang ganda. Ay, thank you. Talagang binantayan ko rin yung music. Kasi kailangan sa mga eksena nila. Doon yung nagdala na hindi siya, well, I don't know. Sa akin kasi, nung pinanood ko, hindi ako nabastusan. Hindi bastos. Actually, hindi kami nabastusan. Yeah, wala akong eksena na nakita na bastos. Kaya nag-enjoy ako, masaya ako. Maraming salamat. Isang tanong lang, kaya si Dondo na yung sunod, no? Congratulations muna, Chloe and Sean. Parang si Chloe, may ibabaling pa kaya ito sa susunod? Si Sean, para sa akin, ito yung pinaka-best performance ever ni Sean. Napanood ko lahat ng movies na dito ako mas ramdam ko siya, mas nagalingan ako sa kanya, at mas hindi siya umaarte dito. Si Chloe kasi given na yun eh. Ano talaga ito eh? Bruha talaga yan eh. Baliw talaga yan eh, sa totoong buhay at sa camera. Thank you, Jean. Yun yung iba naman. I'm sure si Dondo niya tayo sunod. Thank you very much. That was Leo Bukas of Push. Up next, we have Don and Sermina of Abandon News Online. Nakakatawa ka, Leo. Wala naman akong na-expect galing sa'yo. Anyway, for CNN Flow, we syempre,
take us to the ano bang nangyayari before, during, and after sex scene. Before the sex scene kasi so di ba so yung mga nakakilala sa amin dalawa sobrang close na talaga kami ni Chloe and sabay na kami halos lumaki sa management namin sa 316. Ayun, nagtatawanan kami. And same thing after sex scene, nagtatawanan pa rin kami. Parang hindi namin inaasahan, hindi kami makapaniwala na kaya namin gawin yun. Kasi ang touring namin sa isa't isa, magkapatid na talaga. Okay. And sobrang professional ng bawat isa, kaya lahat sumasang-ayon. Lahat nakikipag-coordinate sa buong team. Wala kang masasabi sa lahat. And ikaw, Chloe? Yun po, puro tawanan lang kami. Meron pa nga pong scene, hindi po namin alam, take na pala. Hindi namin naririnig kasi nasa loob kami. Sabi ni Derek, hoy, take na! Tawa pa po kami ng tawa kasi parang hindi ko alam eh. Kasi nung nandun kami, parang hindi namin, ano ba? Pag nasa eksena na kasi kami, hindi na namin iniisip yung ilang. Hindi na namin iniisip na magpatagal na kami magkakilala. Parang nandun na kami sa nandun na talaga kami sa eksenang yun. So, kahit maglaplapang kami ng malala, wala na kami pakailam. Pero after ng scene, anong ginagawa niyang dalawa? Tumatawa. Tawa pa rin? Oo, tumatawa lang kami. Tinatawa na lang namin kasi pag after ng scene, iinom na kami sa isa't isa. And along the way naman nung shoot, nawawala na po konti-konti yung ilang namin. Yeah. Last na lang. Zen, hindi ka ba nagdalawang isip na gawin yung... Wala, hindi naman naka-live stream. The masturbation scene. Anong ginawa ni Direk Louie para i-convince ka dun sa scene? Well, si Direk Louie kasi mapagkakatiwalaan mo siyang director eh. So dapat talaga magtitiwala ka sa director kung anong mas mapapaganda ng pelikula gagawin natin. Kung nire-require dun sa eksena, gagawin natin. Yeah. Ayan, sige Direk. Pag mag-take kasi kami ng sex scenes, yung cinematographer, ako lang. Tapos patay lahat ng monitors. So kaming apat lang nakakakita. Mm-hmm. Pinapaalayas ko lahat ng tao. So, respeto sa actors. So kaya nagagawa namin maganda yung blocking, ganon. Bawal sa set ko yung sumisikip na ganon. Makikita nyo lang sa movie, pero during shooting, wala kayong makikita kahit isa. Ayun. So. Okay, thank you very much and good luck. And by the way, Leo, si Direk Louie ay malikot ng imahinasyon. Alam natin na. Thank you. Thank you very much. That was Don and Sermina of Abandoned News Online. For our next question, we have Sir Eugene Assis of People's Journal and GeneNews.ph. Okay, good evening. Ganda ng ending. Gusto ko yung ending Direk Louie. Anyway, para kay Chloe at saka para kay Jean, wala bang posibilidad na ma-in-love kayo sa isa't isa? Kahit sinasabi niyo parang magkapatid kayo sa kwadra ni Mama Len. Kasi alam namin pareho ko yung senior. Hindi ko alam kung may tamang sagot dyan. Pero, why not, di ba? Wala naman mawawala. Pero, yun nga, hindi ko naman sinasarado yung puso ko sa mga pagkakita. Lagod! Lagod! Joke lang, Nay. Ay, ako po, takot ako kay Nanay, kaya hindi talaga. De, ano kasi, magkapatid na talaga kasi kami. Ni Chloe. Pero may mga ano din naman. Ayun po. Si analyze nyo na lang po yung sagot ko. Si Chloe, yung feeling. Depende po. Kasi sabi nga ni Sean, hindi naman matuturuan ang puso, di ba? Wah! Palitin. Hindi, yun po. Pero, priority po kasi namin yung work talaga namin. Hindi, sobrang close kasi kami ni Sean po. Kaya ganyan kami. Kaya parang wala nang ilangan. Okay. Thank you. Pero reading between the lines, parang iba yung nababasa ko. Okay. Ano po yung nababasa niyo? Nababasa ko yung The Influencer at Viva Max to yun. Yun lang. Okay, thank you very much. One question lang daw. Thank you. Thank you very much. That was Sir Eugene Assis of People's Journal and GNews.ph. Up next, we have
Jerry Olea of PEP. For Sean and Chloe, gano'ng kakalapit dun sa personalidad niya sa totoong buhay yung ginampan yung naging character? Kay Chloe yung nababalo sa pag-ibig, kay Sean, fuck boy. Ay na po, sinagot na po nila. Baliw din po talaga ako sa pag-ibig. Pag nagmahal po ako, walang bawal-bawal, walang... Yun po, parang medyo malapit po doon. Pero hindi naman po ako magtatali. Ako po yung tinatali. Charis! Awenda! Awenda yung sagot mo ah. Parang yung isang tupatan niya. Medyo ka lang. Medyo po kasi... As a influencer po kasi, di ba, sa panahon natin ngayon, mga influencer naman po talaga ay nag-influence na mga nakakapanood sa atin. Dapat tayo yung role model. So, as my work ngayon, ayun yung ginagampanan ko. So, medyo nalalapit. Pero yun sa pagka-fuckboy ni Matthew, behave po tayo. Good move mo tayo. Safe. Ay, Yexel pala, sorry! Kasi pinagawa po kasi akong bilig na yun. Sorry po, sorry. Yexel pala. Sorry. Thank you very much. Ng cast, at saka gusto ko rin sana sundan ni Direk Louis ng reaction. Depende sa mga sagot nila. Yung, ang pelikula, parang dapat yata talagang mapanood ng mga kabataan, kagaya niyo. Parang kasing edad niyo. So gusto ko lang, since napanood na nga ninyo yung kabuuan ng movie, gusto ko itanong sa inyo, so ano ang natutunan niyo sa pelikula? Kay Carl, kay Calvin, tapos si Chloe, saka si Sean. Tapos, diretso ko na rin kung so, base sa sagot nila direct, na-achieve mo ba yun doon sa natutunan nila? Anong reaction mo doon base sa mga sagot nila? Yes, Carl. So yun, ang natutunan ko dito sa pelikula, no, yung ano, huwag ka basta-bastang makikipag-meet sa hindi mo naman talaga kakilala. Kasi posible na mangyari talaga sa iyo yun sa totoong buhay. So ayun, doble ingat na lang, lalo na ngayon sa pandemic na panahon natin, nagkalat yung mga virus, mga sakit. So ayun, dapat doble ingat. So kasi, hindi ka nakarelate doon? Or dati, pag ginawa mo yun? Siguro ano, hindi ko lang bagay yung mga ganun. So hindi ako relate. Oh, sige. How about you, Calvin? Yung natutunan ko po siguro yung control po na yung wag pong kalimutan yung pag-aaral, ganun, yung ginagawa mong ano, bago po pumarty, ganun. Yun po. So dapat huwag party-party. Huwag po lagi. Yun, okay lang mga weekends, gano'n. Ayun po. Pang weekend lang pala. Yes, Sean. Natutunan ko dito sa pelikulang to. Itong karakter ko kasi dito, medyo napamahal sa akin kasi tinatalakay nito yung equality sa bawat gender. Yan, di ba? Na porque lalaki, hindi pwedeng abuso, di ba? Tinatalakay din dito yung ayun, yung sa mga influencer na tinetake advantage nila yung kasikatan nila para makakuha sila, maka-hook up sila ng mga babae. And ayun, marami akong natutunan. May isa pa ako natutunan dito, yung wag fuck boys. Hindi po, yun. Kasi sa Pilipinas po dito, parang hindi po yun, hindi open sa atin na pinapaniwalaan yung mga lalaki na naabuso. Kasi hindi in-entertain na hindi pinapaniwalaan na lalaki kami, so paano kami marirape, di ba? So ayun yung sana mabago dito sa sistema natin. Yes, Chloe. Dapat hindi talaga ibibigay yung tiwala agad. At huwag mo'y uuwi sa condo. Para hindi ka nasusunod. Sa tenement lang dapat. Tenement yun. Oo, tama. Lalo na't hindi mo naman condo, di ba? Yes, tama. Kawawa na may ari. At saka isa pa, wag magpaka, ano? Wag mag... Social climber. Ayan.
Yung magpanggap, pag magpanggap. Kasi lahat ng mga pinapost ngayon sa mga social media, yung mga nakikita natin, may possibilities na hindi naman totoo yung iba dyan eh, di ba? So, nasa iyo kung, kung maniniwala ka o hindi. So, dapat maging matalino tayong lahat sa mga nakikita natin sa na mga bagay sa social media. Okay. So Direk, ganun nga ba yung gusto nyo pong matutunan ng mga kabataang makapanood nito? Yeah, yung The Influencer, yung title pa lang kasi mabigat na. So, malaki yung responsibilities nila na yung title na yun, parang ano eh, ang daming nakatingin sa'yo, ina-idolize ka, so dapat maging model ka. Huwag mong gamitin yung powers mo. Kasi na-achieve dito sa pelikula na once na gamitin mo sama-sama yung title mo as influencer, ayan ang mangyayari sa'yo. So, hindi porket lalaki ka, hindi ka pwedeng abusuhin ng babae. Kaya din ng babae mang abuso ng lalaki kung sila ay sumosobra na. So, equal dapat. Respeto. Yun yung message ng film. Salamat po. Thank you very much. For our next batch, we have Matt Susanna of La Pachera Lovers, June Nardo of People's Tonight, Noni Nikasha of Abandoned Tonight and Showbiz Republic, Alan Sangon of Stars Photo Vids, and Archie Liao of Abandoned Tonight and Police Files. Our next question will be coming from Matt Susanna of La Pachera Lovers. Hello, good evening po, and congratulations po sa movie. Ang question ko po kay Chloe. Kasi doon sa Tahan, nakatrabaho mo si Miss Jacqueline. Ngayon, meron ka na naman dalawang veteran stars na nakasama rito, si Miss Isela Oro saka si Miss Ruby. Ano naman yung natutunan mo sa kanila na hindi mo natutunan kay Miss Jacqueline? Actually, pareho naman po eh. Lahat sila, pareho lang ang sinasabi. Pero iba-iba yung pag-i-explain nila. So, kaya Tita Ruby po. Si Tita Ruby po kasi naging coach namin sa acting workshop. So, sobrang dami rin po niyang na-advise sa amin. And, kay Tita Oro naman po. Madami din kasi, kami, before po namin gawin yung mga scene, nag-uusap po kami kung ano yung magandang gawin, parang ikaganda ng pelikula po. Yeah, thank you. Thank you and congrats. Thank you very much. That was Matt Susanna of La Pochera Lovers. For our next question, we have June Nardo of People's Tonight. Una pala. Gusto mo main doon? Habang ginagawa niyo yung sex scene, hindi ba kayo tinablan sa isa't isa? Tao lang kayo, di ba? Tinigasan ka ba siya? May eksena po doon na ayun, may pinakita naman po doon. Kasi nire-require po doon sa eksena na kailangan. Ayun po yung sagot ko. Yes or no? Yes. Okay. Ikaw ko lo? Siguro po kasi doon sa scene eh, madadala ka. So, yes. Kaya pala bigay na bigay kayo. Anyway, congratulations, Direk. After tag-ulan, huling ulan, eto naman, The Influencer. Baka magalit ng fans mo, ha? Kaya mo ba mag-direct ng drama, Direk? Ayaw mo na. Pag-director ka, kailangan lahat gawin mo. Kayanin mo. Kailangan tikman mo isa-isa ang ang genre. Ano lasa nito, Direk? Delicious. Wow! Thank you very much. Congratulations to all the cast and producer. Thank you very much. That was June Nardo of People's Tonight. Up next, we have Noni Nikasho of Abandoned Tonight and Showbiz Republic. Congrats Direk sa movie. Thank you. Ang tanong ko po kay Sir Brian, ano pong reaction nyo after mapanood nyo yung pelikula? Magandang gabi po sa inyo lahat and thank you for coming tonight. First is actually, of course, we would like to acknowledge ang ating writer, si Queen Carillo. Because of a very relevant movie. Ayan. So, and again, if you, alam naman po ninyo na napakarami
ng pelikulang lumalabas ngayon and napakarami ng umaagaw na atensyon ng mga audience ngayon. And this one thing siguro with Queen is Gen Z. So somehow sabit pa rin ako sa Gen Z. So naka-relate talaga ako doon sa, at alam ko na kahit paano, lahat ng nangyari, lahat na napanood ninyo is happening actually. And there's something to learn from the movie. So isa rin yun kung bakit talaga nung ipresenta sa akin ni Nailen yung storya at ni Queen na talagang hindi rin ako nag-back out. Lalo na, actually initially, yun nga yung unang hesitation, di ba, Direk? Na hindi daw gumagawa initially si Direk Louie. Pero nagkakwentuhan kami na ako. nagpapasa rin ako dyan ng mga video na pwede naman nating ma-inspire. And nagulat din ako dun sa nalabasan ng movie on how Queen imagined the movie and how we imagined the movie, yun yung kinalabasan. And we're very proud of it kasi it's something that people will look hindi lang dahil dun sa sex scene, but because they will be curious about the story. And yun yung nadala ng the influencer. And I would like to congratulate everyone that worked in this film with us. So maraming salamat sa inyo. So Brian, may kasunod pa yun eh. Posible bang ipapasok nyo to sa mga international film fest? Alam ko, yes po. Lahat naman po talaga, lahat ng ginagawa namin with Nailen, and yun yung gusto namin talaga ma-achieve na we're not just doing film, but we wanted to be recognized also. And that's, yan ang kagustuhan ng lahat ng kasama namin dito sa pelikula dito. Congrats po ah. Sean, congrats siya kasi Chloe. Magaling ka ng mga bayo talaga. Thank you very much. That was Noni Nikasha of Abang. Sa team influencer. Yan. Dapat mapanood ng mga influencer ito. No? Parang yung power tripping. Yeah, yung first question ko for Chloe. Ay, first, isa lang pala yung question. For Chloe. Chloe, tanong ko lang parang yung mga film mo parang halos laging crazy ka. Ready ka namang tawagin the crazy sexy queen of Viva Max. Ay, thank you po. Dahil talaga galing mong gumanap bilang crazy pero sexy. Thank you po. Oh, nag-i-enjoy din po ako maging baliw sa movie. Parang ang saya-saya na na-explore ko na yung kabaliwan. Iba-ibang klase po kasi yung pagiging baliw. Thank you. Sige, abangan namin yung susunod mong crazy, sexy film. Thank you, congratulations. Direk, congratulations. Thank you. Sige, thank you. Thank you very much. That was Alan Sangon of Stars Photo Vids. Up next, we have Archie Liao of Abandoned Tonight and Police Files. Congratulations, Sean, at sa kay Chloe. Napakagaling nyo dito. Ang tanong ko sa kaso na, since Billionaire Days at sa Click 5, may fanbase na kayo. Hanggang ngayon na mga bida-bida na kayo sa pelikula. Could you share to us yung best experience niyo sa best at saka worst experience niyo sa fans? Was there a time na na-stop na rin kayo? Siguro po yung best yung nandiyan sila lagi para supportahan kami sa kahit anong gawin namin. And yung worst po siguro, may nagsisend sa akin na yung ganun. Tapos tumatawag pa. Yun, siguro yung natatakot ako sa ganun po eh. Parang meron siyang pwedeng gawin na nakakatakot. Sa yun yung worst na experience mo sa akin. Ako naman yung best na kasi nung nasa group boy group pa ako, palagi kami nagsishow sa mga schools, sa mga events, malls, ang ganyan, mga variety show. May mga fans kami na lagi nandoon, lagi nakasuporta, ganyan ganyan. Tapos yung pinaka worst ko, yung di ba ako nag-aartisa, may nakausap ako na yun, nakipag-meet ako, nag-usap kami, ganyan-ganyan, hanggang sa na parang nag-confess siya sa akin na nagkita na kami na parang lagi niya daw akong, yung parang nangyayari dito sa influencer, lagi niya akong ini-stop, pinapanood yung mga video ko, tapos nakripihan ako. Tapos, dapat may balak ako, umuwi na lang ako, natakot ako. Ayan yung pinaka-worst. Paano natigil yan?
wala, hindi ko na siya kinausap ulit. Kasi hindi ako chow fan eh. Ayoko nung... Parang... hindi ako dito chow nung fan eh. Parang yun. Parang din chow fan. Dami nagre-react sa taas. Ano yun? Ayun, ayun po. Yung chow fan, hindi nakakalam. Parang nancha-chow nung fan. Parang ganyan. Chow-chow. About yung ibang members ng cast. Hello. Ako? Hindi. Sa akin naman, best experience ko eh. Halos same kami lahat na pagka meron kami mga events, gatherings, isang tawag lang, nandyan agad sila para supportahan kami, puntahan kung ano yung mga events namin. And then yung sa akin naman, hindi naman siya ganun ka-worse, pero yung pinaka-ayaw ko lang na nangyari sa akin yung may private rehearsals kami, so dapat kami lang mga co-artist kayo nandun. Bigla na lang siyang pupunta dun ng walang paalam, and then syempre nagugulo yung oras na dapat rehearsal namin. Kasi syempre kailangan namin siyang i-entertain, ganun. Yun po. Ayun po, sa akin naman po, yung ano po siguro, yung pag-suporta po nila sa mga show namin, pagpunta po nila kahit malayo, ganun. Tapos, yung worst po one time, nasa show po kami. Tapos bigla po may mga nagbato ng plastic bottles, mga basura. Ayun po. Direk, congratulations. Pang PG ka pa ba? Pwede pa. Pwede pa. Pwede pa naman. Tsaka yung mga sex scenes related siya sa mga sa story. Hindi ko basta-basta nilagay yung eksena na makapag ano lang, may sex scenes lang ganun. Hindi. Kaduktong siya ng istorya, bakit ginawa yun. Kaya happy naman ako. Congratulations sa iyo at saka sa inyong cast. Thank you very much. That was Archie Liao of Abandoned Tonight and Police Files. For our next batch, please stand by Benny and Dayo, Filipino Mirror. Kate Adahar of Random Republica, John Michael Bueno of Kumangkao.com, and Joey Sarmiento of Remate. For our next question, we have Benny Andaya of Filipino Mirror. Up next, we have Kate Adahar of Random Republica. Hi, good evening. Congratulations. Ang question ko lang direk kasi nga nabanggit kanina na parang pati kami napago dun sa mga eksena. Gano'n po katagal yung isang eksena po na nakakailang take po kayo? Bilang parang ang daming mga props, ganyan. Kaya mukhang busy siya kasi ang daming shots. So, medyo, kasi sabi ko nga, first, ano ko to, sexy movie, might as well, karirin ko per scene. So, hindi pwedeng isang ganun lang, happy na ako, take one. Hindi eh. Merong take na for slow motion, may take na, ang dami. Tapos, two cams ako, ang daming materials, ang sarap i-edit. Sa ganitong klaseng material kasi, dapat mabilis. Mabilis. Hindi pwede dito yung nakasteady lang. So, medyo kinarir namin to. Alam naman nila yun, sabi ko, kakaririn natin to ha. Wag kayong maiinip. Eh, magagaling naman sila. Tapos, per se naman na take na yun, take one naman yun, in fairness sa mga actors ko. Thank you, Derek. Congratulations. Thank you very much. That was Kate Adahar of Random Republica. Our next question will be coming from John Michael Bueno of Kumangkao.com. Alright, so good evening po, Derek. My question is actually going to be addressed to you. First off, congratulations po sa pag-interpret ng movie. Thank you. Of course, ang galing din po ng writing ito, yung overall na paggawa ng kwento. How would you rate Quinn's writing style and yung execution po sa screen? Actually, ito totoo to na nung pinresent sa akin ni Dennis Evangelista, yung line producer ko, kasi na hindi naman ako mayabang, namimili lang ako ng project. Hindi ako basta-basta tumatanggap ng pelikula. Pero nung pre-present sa akin, yung script, tapos with matching pictures, yung presentation ni Queen, galing. Sabi ko, ang ganda ng ano, ang ganda ng concept, ang ganda ng presentation. Sayang kung hindi ko gagawin. And first time ko gumawa. So, ang galing niya. Magaling. Tsaka nakabantay sa akin lagi eh. Pagka sasabihin ko, Queen, eto, gawin natin ganito. Bilis, sulat agad, sulat. So, ganun siya kagaling na writer. Tsaka yung passion niya doon sa ano, doon sa topic,
walang paligoy-ligoy eh. Ang linaw sa pelikula, ang linaw doon sa script niya. Kung ano yung gusto niya palabasin. And sana na execute ko ng maganda na nagustuhan din niya. And then, nasabi ba niya sa inyo if this was actually to like a real life person? Marami siya nag-research actually to. Totoo. Totoo yung mga photos na pre-present siya sa akin. Ganun gusto ko eh, pagka gumagawa ng pelikula, wag ka mag-invento, baka magkamali tayo. Gusto ko yung totoo para pagka tinanong ako, may sasagot akong tama. Yun, mahirap, di ba? Like itong topic na to, ang dali mo mabash. Yes. Kung mali, di ba? Alright, thank you po. Thank you. Thank you very much. That was John Michael Bueno of Kumagkao.com. Our next question will be coming from Joey Sarmiento of Remate. All right, moving on for our last question, we have Ian Batingal of Net 25. Nagtataka ka kasi ang tagal masundan ng film mo. Ngayon naman, sunod-sunod na. Ano yung masasabi mo right now? And kay Sean, na dati kasi napapanood ka namin with your, yung talagang love team mo si AJ, now Chloe. Masasabi mo ba next time talaga na iba-iba na yung i-partner sa'yo sa mga pelikula? Yun po, thank you kasi may mga nagtitiwala pa rin sa akin. And handa pa rin po ako sa mga project. Yun po. Kaya thank you po. And ako naman po, ang view po kasi wala pong specific na sinabi sa amin kung sino magiging kalabdin ko, sino yung makaka-eksena ko. Ako naman po, willing ako kahit sino makatrabaho ko. Open naman po ako sa ganun. And hindi ko po tinitignan kung sino yung mga makaka-eksena ko. Ayun po. Direct Louie po, isa na lang questions. Kasi nauna pa po itong may palabas kaysa dun sa school service. Ay, dun sa yung pelikula po na ano, yung Avenida tsaka yung isa pa. Broken Blooms? Broken Blooms, oh, yeah. Opo. Ano po yung masasabi niyo sa direct na ito kaunting panahon lang tapos may outcome na kaagad? Eh, yung inihintay po namin yung iba pa pong films na hindi pa po na ipapalabas. Yung ibang films kasi na nagawa namin, na nagawa ko, ang ginagawa namin ano kasi, international festivals muna. Ito kasi kailangan maipalabas na rin agad, sayang yung material. And sabi ni Nailen at saka ni Brian, tapusin natin agad para hindi naman sayang. Kasi, dated to eh. Itong film na ganito, baka maluma, sayang. Baka may mauna. So, ang bilis lumabas lalo ng social media. Yung mga ibang pelikula ko kasi, pwedeng next year, iba pa rin ang storya nun. Pero ito, dapat ngayon na, agad-agad na ipalabas. Congratulations na lang po. Salamat. Sana mag number one din po ito.